babalik ka dyan. Mas malala kasi hindi ko hawak-hawak ito. Eh pag hindi marunong bumagsak ito, buhok yung ulo niya. From here, kanya siya. Mo til sa rob. Oh, yes. Hips, hips lang yan. Basic nga, throw tito. Oh, now, pag ginawa ka niyo yung dalawang kamay, oh, dalawang kamay, ganyan. Manubla. Anong reaction ng kwan babae? Ayaw ko, gano'n eh. Oh. Normal yan. Hindi. Ayaw ko. Mali. Now, kung unang-una yung pag ginawa ka niyan, alam yung dalawa yan. Kailangan yung mata exposed na. Dapat ganyan yan. From here,
to secure yung pan, huwag mo nang ambisyonin yung weapon. Kasi what is the weapon? Yung reality. Nasa kanya. No. Ito, kung mga computer, ito yung CPU. Yeah. Sirain yung CPU. Kasi yan, hindi naman tatakbong mag-isa yun eh. Yeah. Ito ang nagko-command eh. Diba? So, from here, boom! Sirain yung CPU. Tingnan niya. Bam! Bago, maulo. O, kasi kung dito ka mag-i. Alis na, alis na. Ito yung dumang kaputa dati. Altok ijay. Di mo na malapit may chance yung away. Di mo na malayo at magiging siya at sinyong bagay niya. So, o pag may bali ng tao, tumigit ka na kung parang gusto mong patayan na. Okay? Kaganyan ka. Susuko ka. Please don't kill me. Marami akong asawa. Kapatay ka pa rin. Para di mas maganda ang harap-harapan na ganyan. Kung nag-succeed siya, okay lang. Ay lang kung nakadito ha, inalot niya, ano ang ibig sabihin nito? Nice to watch them. You participated in your own murder. Yan ang point on. So pag-away, ang number one dilemma is, kaya ko ba? Pangalawa, yung chinasa parking kayo ng mall. May pagpasok mo sa sasakyan, may pumasok. Sabi niya, drive mo. Good, I like Manta it. Dito. Anong gagawin mo? And what is this? Drive mo ba? Nakatuto ko lang ba rin? Toothbrush. Drive mo. Punta mo sa dali lang. Toothbrush. Karamihan, i-drive nila, di ba? My hair. Hindi pwede. Toothpaste. Parang, kung alam mo nang papatay ka rin. Kasi, ilalayo ko sa rupon sa public ID. Bakit ako, patay ka na. Ay, doon, sa parking space. Para create ng attention. So mag-jagalawang isip yun, at least nakadroga. So kung makalaman na magbabago yung isip niya. Kung ano, di patay mo ako dito sa loob ng sakit mo. Yan yung sinabi yun. May karami mo, baka magbago yung isip, hindi ako papatay. What's that? Ha? Senaryo ay maaakanda sa akin. Also, just offer na, sige lang. Yes, eh, kung kaya mo, okay. Kung wala, sige. Mas maganda niya ay sa'yo. Kasamaan mo siya. Kasi mabalis na eh. So, kaya yan sa atin. Pumasok yung tao sa bahay mo. Pa-hostage yung entire family. Ikaw lang, nasa pinto. Sasabi niya, pumasok ka. Kung ipatayin ko lahat yung membro ng pamilya. Pwede pa. Ninja. Once na pumasok ka, patay natin. Pwede pa. Kaya kung tumakbo ka noon, mag-iisip mo, tatawag yun na. Can you go stand up? Tulog na ako. Stand up? So chances are, kung makatili yung buong pamilya, ibig sabihin mo, may ganyan na lang, sila ko. So number one, kasi hindi mo dapat ibigay yung, kailangan ba laging ahit ka lagi. Hindi pwedeng, tawag nito. Behind. Toto, o yung man-to-man na karap, hindi sports ang self-defense. Kwan ito, kailangan, nagulangan. Kung meron siyang small weapon, dapat mas malabag kayo sa'yo. Hindi ang sabihin, sige, saksin mo ako, sige. Eh, hindi pwede. Now, scenario. 1980s. Kung gusto mong patay, hindi ko yan. Pero kahit din yung zoom. Pwede ba kung sa'yo ang lalo? Ang dami yung kaya mo ba? Parang pa niya niya. Yung na kung pare, kaya ko bang ipoto? Kung hindi na kaya mo, pwede ka lang bumiri, di ba? Kasi aani mo, di ba? So, sekwit. Pag nagsuntukan kami, boom! Bumakalang na yan. Knockout ako, di pa lang siya. Parang kung hindi, nabag na ganyan. Always remember na yung vital points ng malaki. Yung balls ng meron. Once na umakit sa
mahilo na. Awan ko sa leggings kasi walang aangat. Alam mo, yung mga student kong babae na julog nila, sabi nila pag pangarin daw, masakit. Pero ang lalaki talaga. Kaya pinapatalo nila pag may na... Parang umantay. Kung pwede nga, hirain mo. Kung pwede mo nga, hirain. Pwede sa amin. Diba? Kaya kailangan tatulong ka. Ang ganyan, diba? Or, hirain nila yung dek na nakahiga. Para umangat yung... Yes. No, nakama ni Bulls. Kanong pa ba yun? Ganda pala, panalaga mo na yun, kaya. Pwede. Yeah. Pag wala ka na, kung pwede, gawin mo lahat ang gawin mo. Tapos yung pag nakaikot ito, dito. Patay. Parang ako nag-suicide. So, ang karamihan yung belt or yung shoes, sapatos, mas mahilip, mas malalay yung wire. Yeah. Once na may nailagay dito, kaag gawin mo na lahat. Huwag mo nang hintayin na kami. Kasi pag umikot na, parang binigyan sa puyo pa, kasi tingin mo. Kasi pinatay mo ako, okay lang, I'll go to heaven. Okay, diba? Kaso, yung... Unahan mo siya kung baga? Yung ilap ko. Ito ang simple scenario. Kung nasusunog yung buong building, nasa 10th floor pa. Walang pagkasa, walang rescue. Are you going to take a chance to jump up? Baka mag-survive ka? O hindi mo lang na masurog ka? Anong gumagana na wala nang rescue. Nandun ka sa taas. Kaya lang pag tumalong ka, sigurado. Tipo, kasi ito yung sa akin. Kung manatili ka naman sa loob ng building, masusubugin ka at mamatay. Dalawa rin, patay rin, di ba? Pasaran si Danilo. Asan kaya? Tatlong taon yan, hindi isip pa rin ang magpura mo yan. Asan kaya? Torture yan. Alam ko, patay. Patay na si Danilo. Same with dukot. Nadukotan ka at ka na hulap. Mas gusto kong na hulap. Kasi alam ko na hulap na ako eh. Alam mo na, kaya ko na dukotan ako. Saan kaya? Nandun yung kursan. Yan torture yung sa utak. Nawala yung wali. Ay kung hinultap ka. Ay, hinultap ako eh. Binalas. Dati-dati may hold up. Ano ang unang sagot? Pag-hold up? Hold up. Kung ako, hold up. So pare, pare-pareho ito ng trabaho. Anong unang pareho ito ng trabaho. Senda ka niyan. Una lang yan. Yung professional ito, sasabi niya, pare, naunahan kita. Pare, ka na lang sa susunod. Yan. Kaya lang kung amatsot kayo ba? Asensya na. So, anong intentions din yung mag-difficate niya? Oo, kung sasabihin niyo na, pare-pareho tayo ng trabaho, eh. Pasensya na. Kamatayan din. Now, kung alam mo ang ginagawa mo, pwede. Hold up kayo. Nakatutok. Alam eh. Nakatutok na ganyan, depende sa reaksyon ng tao. Nakatutok na ganyan, depende sa senaryo. Meron pang nakatutok dyan, meron pang nakatutok dyan. So, pakiramdaman mo, kung alam mong gagawin mo, mag-react ka. Kung hindi, di, ano ba, di kayo ka. At pero, pera lang yan eh.
sa lalaban ka. Matanda ka. Siguro ilang 60 years old ka na. Stop. Jasmine, stop. Wala kang gagawin, babalik siya. Always remember, pang! Always remember. Huwag mong iisipin na, baka ibalik ko rin. Kasi tanong mo, namiss niya, ibalik niya. Namiss niya, hindi na sinabi niya. Walang magtutusok ng, loo! Marami ko na kita sa magsasabing gulo. Hanggang ganyan. Going. No. Once na bumuong yan, yung first na stab, hindi pa naman ako natusok. Kaya hindi ko ma-describe na sa description nila, hindi daw masakit. Pag mabilis yung mask in seconds, nung hindi daw makapawal. Kaya mayroon yung natira ng ice pick. Hindi niya alam. Kaya pwede ka pang lumaban. Na pag hindi, nakahabo ka lang, magkukulap ka lang. So, karamihan yan. Hindi na, gusto ko ngang silubang tao papatay ng... Ganyan ba yun? Siyempre, nararamdaman. Eto na! At saka, yung slicing at saka stabbing, mas matindi yung stabbing. O, kaya kahit ang laki-laking itak na ganyan-ganyan, hindi nakakatakot kasi mas nakakatakot yung... Kasi pag tinira yung panto mo dito, sabog yan. Hindi ka na parang natin sa ospital, tulit ng puso na pa. Kaya, hindi ko pa kukuha titira, hindi yan. Mula mo na, makaihi ka pa. At alam mo na, sigurado pagdating sa bahay, criminal na ako. Kasi alam, pimili natin ka na. So, ang self-defense is iba sa kalsahan, ay sa sports. Sa sport kasi, prepare man eh. Tsaka alam mo na yung fight is may control. Rules. Oh, may rule, may referee, at hindi ka mamamatay. Now, bakit tuwing may na-hold up, ay ang nagsasaksib yung hold up, bihira yung na-hold up si Alex. Binalibag niya yung nag-hold up sa kanya. Karamihan, na-hold up si Alex, matangay yung pera. Karamihan. Na-demoralize kasi. Paano na-demoralize? Yung na-hold up. Parang nawawalan ng ano. Sa sarili. Oo. Wala nga. Hindi. Tiwala. Hindi. Naplano kasi. Yeah. Lahat ng hold upper, sabi na bukas, pupunta tayo sa magsaysay, doon tayo mag-hold up. Pag doon tayo tatakbo. Ikaw naman na pumunta sa magsasay, hindi mo pinlaan na. Pumunta ako sa magsasay at buhol na kaya ako. Naka-advance sila. Alam nila yung ginagawa nila. Ay, ikaw. Si Champo nga na instructor ng Aikido. Nagdulas lang, nagbuhok yung ulo, patay. Manakala marunong mag-rolling yun. Matanda, master... Master. Oo. Temple yung club niya, nagulas sa patay. Last plan. Wala! Gusto na siya eh. Kaya hindi pwede sasabihin mo na, black belt ako ng ganito. Kaya ko yan. At saka itong knife, ang dali i-predict yung takbo. Kung nakaawag yung tao lang ganyan sa harapan mo, ano sarang takbo? Sigurado tutusokin ka sa tiyan. O tutusokin ka sa balikat mo. Sa dalawalan yun. Hindi pwedeng magaganyan yan. O magaganyan. So, once nakaka-out siya ng ganyan, at talagang wala ka na matakbuhan, dahil sigurado ito sa tiyan ko ito o sa balikat ko. So, ganyan yan. So, dalawalan, di ba? Kung nakaka-out siya ng ganyan, alam mo na sa ulo mo, at saka, doon rin, hindi pwede tutusok kayo na dito lang. Hindi rin pwede sa sakin. So, ang dalang i-predict siya, kung hawak-hawak niya, sigurado yan. Sigurado yan. Alam mo na, yun. So, yung mga mataas pa. So, alam mo na, once na nakahawak ang ganyan,
ulo ko ito or side. One ang ulo ganyan, stomach ko ito or side. Ang problema, pag nakahawak siya ng ganyan. Kasi ang dami, parang may tari ito. Get siya ng ganyan, ganyan siya. Muscle density. Pwede na dami ang gulo niya. Jasmine. Kaya lang, remember, yung slicing, hindi ka mamamatay muna. Kung pwede kang lumaban kung may ibubuga ka. Sino ba naman hihintay mo? Sige, gilita mo yung ito. Kaya ang daming bato sa kalsada. So sabi nga ni brother rin mo, lagay mo sa jacket mo yung bato, bulsa niya. Saka mo pag-krampas, karamihan yun, bablaki yun eh. Kasi ala nila, damit lang. Yung pala, may laman yung bulsa na basag yung ulo. Kahit panyo, lagyan mo ng ano, pabalo. Bola ng billiard. Diba? Bola ng ball. Eh ako ulo, yung sinyong ball na iniikot. Eh, napapabasag ka lang. Pag ginamo mo, may salong. Chap-chap ito. Pero magandang ano? May tanong? Ang sabot eh. Ni Jasmine. Ito ang ako.